Frenies! Welcome back to my channel! For today's video, gagawa tayo ng Valentine Bento Meal. Kaya, keep on watching! Para sa ating heart-shaped hotdog, kailangan natin ng pan-fried cocktail hotdog. Mas mabuti na ito'y prituin sa low heat para hindi ito masunog at mawala ang kanyang color. Next, ang gagawin lang natin ay hahatiin lang natin to into halves pero diagonal or paslant. Kasi kapag pinagdikit natin ang other half, makakabuo na tayo ng heart shape. Para ma-secure ito, kailangan natin gumamit ng toothpick na merong cellophane or Japanese paper para merong design. Kasi ito ay parang arrow. At ito na po ang nagawa nating heart-shaped hotdog. Gumawa pa kayo ng marami para mas maganda ang maging design ng inyong bento box. Para naman sa ating gagawing heart futomaki, kailangan natin ng dried nori seaweed, isang can ng spam depende sa variant na gusto ninyo, 2 cups of cooked rice, 4 tablespoon rice wine vinegar, 2 teaspoon white sugar, at 2 teaspoon toasted sesame seeds. Ayan, simulan na natin ha! Para sa ating unang step, hatiin natin ang ating spam sa 4 na peraso. Huwag kayong mag-alala kung ito'y masyadong makapal. Mahalaga kasi ito para sa paggawa ng ating futomaki. Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng 1 to 2 tablespoon ng cooking oil. Tapos, ilagay na natin ang ating spam. Lagay nyo lang ito sa low to medium heat para hindi madaling masunog ang ating spam. Depende kung gusto ninyo ito na maging toasted or hindi. Ayan, brown na ang isang side ng ating spam at pag okay na rin ang kabilang side, pwede na natin itong hanguin sa ating pan. Para sa ating sushi rice, maglalagay tayo ng 4 tablespoon ng rice wine vinegar sa ating cooked rice. Tapos, hahaluin lang natin ito hanggang sa lumamig ang ating cooked rice. Then, after nating haluin, ilalagay na natin ang ating toasted sesame seeds. Tapos, haluin nyo lang ulit para ma-incorporate lahat ng ingredients. Then, ilagay na natin ang white sugar para medyo manamis-namis ang gagawin nating sushi rice. Hindi na natin kailangan maglagay ng asin kasi maalat na or may lasa na ang ating spam. Ngayon, hatiin natin ang 2 sheets of dried nori seaweed sa dalawa. Pwede kayong gumamit ng kutsilyo or ng gunting kung saan kayo mas nadadalian. Ayan, meron na tayong 4 na sheets. Yung dalawa, kumupit lang kayo ng about 1 inch para magkakaroon na tayo ng dalawang klase. Yung isa mas mahaba, tapos yung isa naman ay mas maikli. Ngayon, kumuha kayo ng isang slice ng ating spam at hatiin natin ito ng lengthwise diagonally. Kasi kapag binaligtad natin ang kabilang side at pinagdikit ito, makakabuo na po tayo ng heart shape. Ito ang magiging filling natin. Ngayon, kumuha kayo ng mas mahabang nori seaweed, yung rough side, yan yung nasa ibabaw. At lalagyan natin ang ating ginawang sushi rice. Mas mabuti na ito ay dapat nating ma-distribute evenly para maging maganda ang gagawin nating futomaki. Ikalat nyong mabuti ha. Ayan. Pwede nyo pang dagdagan ng rice para
mas maganda ang magiging itsura. Okay na ang sushi rice. Ngayon, sa mas maikling nori seaweed, gagamitin natin ito para balutin ang ating heart-shaped na spam. Mas mabuti na ito ay mabalot natin kasi kailangan nating i-secure yung shape. Ayan, nalagay na natin ang ating nori seaweed. Ngayon, sisimulan na natin ang pagro-roll ng ating futomaki. Ilagay lang natin ang ating spam sa ibabaw ng ating sushi rice. Then, start na tayo sa pag-roll. Siguraduhin nyo lang na ito ay secure. Okay lang kahit hindi na tayo gumamit ng bamboo mat kasi maikli lang naman yung gagawin nating futomaki. Ayan ha, i-secure ng mabuti. At ito na ang kanyang itsura. Ngayon, pwede na nating hatiin ang ating ginawang futomaki. Depende kung gaano kakapal ang gusto ninyo. Ako, mas gusto ko kasi mas makapal para mas maraming makain ang aking hubby. Mas maganda na, mas matalas ang kutsilyo na inyong gagamitin para hindi masira ang form ng ating futomaki. At, eto na po siya! Ta-da! Nakita nyo naman, nakagawa na tayo ng heart futomaki. Ang cute, di ba? Ngayon, pwede na tayong magsimula sa pag-assemble. Para sa aking first layer ng bento box, naglagay muna ako ng lining na Romanian lettuce. Tapos, pinagpatong-patong lang ang mga nagawang heart futomaki. Kung mapapansin ninyo, merong mga blank space. Pwede nyong lagyan yan ng cherry tomatoes para mas magkaroon pa ng kulay ang inyong bento box. Ayan. At healthy pa. Lagay pa natin. Ayan, nalagay na natin lahat. Tapos na po ang first layer ng ating bento box, ang ating heart futomaki. Para naman sa ating second layer, naglagay pa rin ako ng Romanian lettuce. Tapos, ilalagay na natin ang ating heart-shaped hot dogs. Nakagawa ako ng apat. Then, ilalagay na natin ang ating heart-shaped egg. Para sa recipe sa paggawa ng heart-shaped egg, gagawa ko ng separate na video. Yan, i-assemble lang natin ha. Siguraduhin ninyo na magkakasya itong lahat para magandang tingnan. Ito na po ang ating second layer, ang ating heart-shaped hotdog at ang ating heart-shaped egg. Para sa third layer, gumawa ako ng strawberry gelatin mousse cake at merong separate na video para dito. Then, maglalagay ako ng garnish na strawberry rose. Diba ang cute? Lagay lang natin ha. Gumawa ako ng tatlo. Ito pa ang isa. Ito na ang ating third layer, ang ating strawberry gelatin mousse cake at strawberry rose. Ito na ang ating Valentine bento meal. Gawin nyo rin ito sa inyong mga loved ones, ha? Don't forget to like and subscribe in my channel and follow me through my social media accounts.
Thank you for watching! Bye, Frenies!